Mga ka-BBM, matapos maglabas ng pahayag ang DOJ sa pangunguna ni Secretary Boying Remulla na may kakasuhan na sila ngayong linggong ito kaugnay sa controversial na Percy Lapid case, hindi pa rin kumbinsido ang naiwang pamilya ni Lapid o pamilya Mabasa na matatanggap nila ang hustisya. Dahil ang hamon nila sa mga ahensya ng ating gobyerno na nag-iimbestiga sa kaso ay ang matukoy kung sino ang mastermind sa pagkasawi ni Percy Lapid at ng tinaguriang middleman. Ayon sa pamilya Mabasa, nakakapagduda at nakakabahala na dahil mukhang tahimik at takot ang mga kinauukulan para pangalanan at ituro ang mismong mastermind sa kaso dahil sa malaki at maimpluwensyang tao ang nasa likod nito. Samantala, sa bidyong ito ay babalikan natin ang tunay at totoong katauhan ni Ka-Percy Lapid dahil kilalang matapang na komentarista at walang sinasanto kahit sino pang malalaking tao na pinuno ng ating gobyerno. Kapag alam niyang mali, talaga namang binabanatan niya. At ang pinakahuling tao nga na kanyang binanatan ay ang direktor ng Bureau of Correction na si General Bantag. Ano ang masasabi niyo dito mga ka-BBM? Panoorin at pakinggan po natin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga opinion at reaksyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ini-upload na makabuluhan at legit na balita. Maraming pong salamat. Ako ang nakikita ko kasi sabi ng DOJ magpa-file na ng kaso next week. Magpa-file ng kaso next week, kanino? Sinong kakasuhan? Sigurado walang mastermind. Parang katulad yan kay Ninoy Aquino at Rolando Galman. Kinasuhan lang yung mga ano, yung mga involved sa pagpatay, pero yung mastermind hindi. Ganyan din ang nangyari kay Leonor Alayay at Lando Olalya. Nakasuhan yung mga sundalo na involved sa pagdukot at pagpatay. Pero yung mastermind, wala rin. So, kung ganito ang mangyayari dito, alam ko hindi matatanggap yan ng pamilya Mabasa. Ito na yung sinasabi ni Roy. Sabi niya, darating din ang siguro yung punto na magsasalita kami if we really do not like what we are seeing already. So, ibig sabihin, ang nakikita ko dyan, kapag nagkaso ang DOJ at ang kinakasuhan ay yung Bumarel at yung mga involved na mga leader ng Bilibid, pero yung totoong mastermind ay hindi. Hindi makukumbinsi dyan ang pamilya Mabasa. Yan na yung sinasabi nilang magbubusis na sila. Kanina pinakikinggan ko yung sinabi ni Ka-Percy Lapid. Nung nagpuprograma siya, sabi ni Ka-Percy Lapid, pakinggan nyo ako ang mga sinasabi ko habang nakakapagsalita pa ako. Sabi niya, ako ay nakikipaglaban, ako ay nagsasalita. Ha? Ng mga nakikita kong mali, pinupuna ko ang mga nakikita kong mali, hindi dahil ako'y matapang, kundi dahil ito'y nakikita ko bilang obligasyon. Lalim talaga ni Ka-Percy Lapid. Ano? Sabi niya, kasi kapag hindi ako nagsalita, wala nang magsasalita. Sabi niya, ang press freedom wala na, ano nang mangyayari sa ating bansa? Yun, ganun katindi ang paniniwala ni Ka-Percy Lapid. Sabi niya, Iilan lang kami na matapang pang nagsasalita. Sana naman, huwag dumating sa punto na mawala na ang mga taong nagsasalita. Kaya sabi niya, kaya ako nagsasalita, hindi dahil matapang ako, kundi tinitingnan ko ito bilang obligasyon ko. Tayo namang mamamayan, suportahan natin ang pamilya Mabasa. Pero ang importanteng malaman ng pamilya at ng publiko, sino ang mastermind? Yun lang naman eh. Yun. Kasi, posibleng maparusahan yung may kagagawa ng krimen. Posibleng maparusahan yung involved. Pero, kung yung mastermind ay hindi matutukoy, hindi kumpleto ang hustisya. Ayaw natin mangyari na ano, ang mangyari na naman dito, tulad ng nangyari sa pagpatay kay Aquino, kay Ninoy Aquino, at kay Galman. O di ba? Double murder case din yon. Dalawa ring pinatay. Ha? Si Ninoy Aquino at pinalalabas nila na ang pumatay kay Ninoy ay si Galman, pero hindi totoo yon. Pinatay din nila si Galman. Ano lang, ginamit lang nila si Galman para palabasin itong pumatay. Pero
lumabas na mga sundalo ang pumatay. Kaya nakulong. 15 yata na nakulong yon ng mga sundalo. Ha? Mga sundalo yon. Naparusahan yung mga pumatay, mga sundalo. Pero sino yung nag-uto sa kanila? Alam nga naman yung mga sundalo na lun, sila lang nakaisip na patayin si Ninoy. O, sa ganun katinding operation, sila lang bang nakakaalam nun? Hindi. Pero hindi na umabot sa puntong malaman sino. Sino ang mastermind? Si Marcos Senior ba? Si Emilda ba? Si Verba? O si Danding Kuwangko? Wala eh. Hindi na-identify yun. Ganun din ang nangyari, alam nyo, nung mga panahong 1987, 88, nung naupo si Cory, maraming mga kudeta ang isinagawa nila Enrile at sa kanila Hunasan. Ah, gusto nilang pabagsakin si Cory. Walo yata yan na malalaking kudeta. Ang pinakamalaki dyan, yung dalawa, 1989 August, ay 1987 August, saka December 1989. Pero para gatungan yung sitwasyon, pakuluin, painitin, pinatay dyan yung ilang mga leftist na leaders tulad ni Lian Alejandro, tulad ni Rolando Olalla at Leonor Alayay. Ngayon, nahuli yung pumatay kay Rolando Olalla at Leonor Alayay. Double murder case din yon. Nasintensyahan sila, yung mga miyembro ng RAM. Pero hindi itinuro yung mastermind. Bagamat marami ang nagsasabi, malamang na ang mastermind doon ay si Enrile at Hunasan, hindi sila naparusahan, hindi sila na-identify. So yan po ang ano dito, yan yung tingin ko sinasabi nila Kaper Silapid na hindi rin magiging buo ang hustisya. So yan po ang ano, yan yung reaction ni Roy Mabasa, ang kapatid ni Kaper Silapid. In behalf sa family, ako po ganun din ang pakiramdam ko eh. Hindi tayo optimistic na magkakaroon ng ganap, ha? Yung full na hustisya. Kasi ang full na hustisya dyan, matukoy sino talaga yung mastermind. Ha? Sino talaga ang mastermind? Malinaw yung umaming gunman, hindi naman siya ang mastermind. O, yung kahit yung namatay na yon, yung pinatay na middleman, hindi naman siya ang mastermind. O, kahit pasabihin ang itong mga pumatay, itong mga leaders ng mga gang, pinatay nila si Jun Villamor. O, ibig sabihin, mayroon pa rin nag-uuto sa kanila bakit kailangan nilang patayin si Jun Villamor. Di ba? So, iba-ibang layer eh. Iba-ibang layer. Pero hindi natutukoy sino talaga ang punot dulo, yung pinagmulan talaga ng lahat na yan. Yung mastermind talaga. Di ba? Yun. Hanggat hindi matutukoy ang mastermind, hindi tayo masasatisfy. O, itong pagkaka-involve ng mga gang, posible na involve itong mga gang para lang pailigpit si Jun Villamor. O, pero hindi rin sila ang mastermind. O, di ba? So mayroon dito na mastermind. Sabi nga ni Attorney Tutu Kausing, napanood ko yung live niya, sabi niya, nagtatanong kayo kung sino ang mastermind. O, sabi ni Attorney Tutu Kausing, ha? Okay, sino ba ang pwedeng magsabi doon sa mga leader ng mga gang na patayin nyo si Jun Villamor? O, ganun kabilis ha, ganun kabilis. Nang nalaman na si Joel Escorial ay hawak na ng autoridad ng PNP, sumurender na, at ipresent na sa press con noong October 18 ng umaga, alam na ni Jun Villamor na siya ipapatayin. At kaagad-agad, matapos siyang magsabi na siya'y papatayin, totoo nga, kinahapunan, alas dos, patay na si Jun Villamor. Ganon kabilis ang execution ng kuman. So ibig sabihin, matindi ito. Mga makapangyarihan ang nasa likod nito. Magagawa ba ng mga gang leader sa Bilibid na kaagad-agad patayin itong si Jun Villamor? Ha? Ibig sabihin, ang lakas ng loob nilang gawin yon, kasi mayroong mataas na nagkukuman sa kanila. Sino lang ang pwedeng magkuman sa kanila? Ay yung may hawak ng Bucor. Sino yon? Si Bantag. Alam na ng pamilya Mabasa na ang mahirap na dito yung pagtukoy sa mastermind. Ito na yung mas mahirap. Ito na yung sinasabi ni Roy Mabasa na justice will be elusive. Sabi niya, darating din ang araw, kapag hindi na sila gusto ang nangyayari, magsasalita rin kami. If we really do not like what we are seeing already. So, sabi niya, so tayo din
ang publiko, palakasin natin ang loob ng pamilyang mabasa. Naninindigan sila eh. Tikitan nyo naman mga kabunyog, nung ipresent ng NBI yung autopsy report na sinasabing wala namang foul play, tinanggap ba ito ng pamilyang mabasa? Hindi. Sabi ng pamilyang mabasa, hindi kami naniniwala dyan. Magre-request kami ng re-autopsy, second autopsy. At gusto namin independent ang magkakandak ng ano na yan. At si Dr. Fortune ngayon. So ibig sabihin, ganun ka-firm ang pamilya. Hindi sila basta-basta maniniwala. May ano sila eh. Mayroon silang paninindigan. Hindi nila ito tatantanan hanggat hindi nakakamit ang hustisya.